Isa po sa mga ipinangako natin sa mamamayan ay ang isang tumatakbong maliit na klinika. Meron pong pagkakaiba ang isang ambulansya at ang isang mobile health clinic. Ang isang mobile health clinic ay isang sasakyan. Sa loob ay may lamang mga pasilidades, x-ray machine, ECG, dental chair na may kakayanang makapagbunot, operating table, maliit na laboratorio, gamit, at may kasama din itong isang generator. Ang layunin ng mobile health clinic ay pasukin ang malalayong sityo ng barangay upang ang mga pasyente ay hindi na umuwi ng bayan at makatipid ng pamasahe at ang pamasahe magastos na sa ibang pangangailangan. Ayon po sa aking napanood, binabanggit na ang mobile health clinic ay binili sa maling kaparaanan. Ang ating pong mga datos sa pamahalang lokal ay magsasabi ng ganito. Ayon po sa budget na pinagkunan, approve ng sangguniang bayan ang budget na ito. At ang budget na ito ay dinala rin sa sangguniang panglalawigan upang pagtibayin. At ayon sa budget na akin pong ipapakita para sa mga dokumento, ito'y approved in its entirety. Ibig sabihin, siya'y pinapayagan sa kanyang kabuuan at siya'y tama ang ayos at pagkakabanghay. Dahil dito, walang ibang dahilan ang punong bayan upang hindi ipatupad ang mga programang nakapaloob sa budget na ito. Kung kaya't napangyari natin ang pagbili ng sasakyang ating pinag-uusapan. Subalit, tinatanong ng pangalawang punong bayan sa kanya daw pagtataya, ayon sa mga national sources, may halaga lamang itong 5 milyong piso. Magalang po pong binabanggit sa pangalawang punong bayan, Vice Mayor Joseph Garcia, na meron po tayo sa pamahalang lokal at lahat ng munisipyo na tinatawag na Bids and Awards Committee. Sa komitehang ito, dumadaan ang mga bidders at ang may pinakamababang bidder o may pinakamagandang proposal sa tamang pamamaraan ang siyang mananalo. Dumaan sa tamang pagproseso, tamang pagbili at tamang paglabas ng pananalapi ayon na rin sa batayan ng proposal sa annual budget. Patunay po nito ay ang ilalabas kong Commission on Audit Report sa ating 2014 financial statements kung saan kabahagi ang pagkakabili ng mobile health clinic. Meron din po siyang binabanggit ang pangalawang punong bayan na ang inyong lingkod ay may kaso sa usaping ito. Kung meron man, hindi pa po ako napapadalhan ng kopyang ito. 2014 binili, sabi nila 2015 ay may kaso. Bakit hanggang ngayon, wala po akong kasong natatanggap? At kung meron man po, ito po'y aking haharapin at ito'y aking sasagutin base na rin sa dokumentong hawak ng kasalukuyang administrasyon, Mayor Sherry Ann Paligpig. At kung sakali na binabanggit nilang hindi napapakinabangan, magalang ko po itong pinabubulaanan dahil sa kasalukuyan ng ating pag-uusap, 13,000 mga mamamayan ang natulungan ng mobile health clinic na ito. At kagaya ng aking laging sinasabi, hindi ito solong kredito ng punong bayan. Ito'y kredito ng lahat ng naglilingkuran, pambayang doktor, pambayang nurse, pambayang midwife, at ng lahat ng barangay health workers, barangay kagawad, at barangay kapitan na tumulong sa punong bayan para makatulong sa 13,000 mga mamamayan. Tanong, alin pong mobile health clinic ang hindi pinakikinabangan? Magalang ko po kayong inaanyayahan para bisitahin ang sasakyang ito. At uulitin ko, kung may kaso man, buong tapang po itong haharapin kung meron man. Pero 4 na taon na po ang nakalilipas, wala po akong natatanggap. At magalang ko din po kayong tinatawagan na kung nais ninyo yung tingnan ng datos kung talagang 13,000 tao ang naserbisyuhan ito, bukas din ang datos
ng pangbayang doktor ng bayan ng Pagbilaw. Huwag naman po nating baliwilain ang pinagsamang kagalingan ng barangay at ng pamahalaang bayan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Ikaw at ako, tayo po ang magkasama sa labang ito. Ipipilit natin at lagi nating gagawin na dalhin sa higit na kaunlaran ang bayang ito. Ang bayan ng tunay na mga mananalo. Ang bayan ng Pagbilaw wins. Basta tayo. Thank you.